Hello guys, good evening. Ngayon pong gabi ay gagawa po kami no ng container. Lalagyan po ito ng donation. No? Ngayon pong gabi ay gagawa po kami no ng ano yan, container no ng donations. Sa chapter ko kasi no, ASM Masayakan chapter kasama yung ibang alumni we initiated no. Yung isang project na yung title niya is Piso mo paaralan ko. Piso mo paaralan ko. So last year we started during our Caroling for a Cause, nagbigay po kami no sa mga stores ng ganito. Gumawa lang kami no ng improvised na container. Gawa ito sa stick-off na bottle. Tapos nilagyan namin to ng ASMS ang chapter, and then hashtag allusion, hashtag SMS. Then we have mga picture ng mga bata no na nag-aaral doon sa Sisumer School. So yung main purpose nito or yung main goal ng project na ito is para makagather kami no ng amount of monies kahit lang sa piso-piso or whatever no ng mga coins na ilagay ng mga tao dito sa loob ng container na ito. Then at the end of the year, mga December, ay kukulitahin namin para ibigay nun sa school. This year, since we started last December, ngayong year, this month no, hindi pa namin nakuha. Hindi pa kami nakaikot doon sa mga store na binigyan namin nito. Hopefully this week or one of this day ay makuha namin doon yung mga coins or yung mga container no na inagay namin doon sa stores. Para at least mag-gather namin yung amount at maipadala doon sa Susumer School or maipon namin para makagather kami ng bigger amount before namin ipadala doon sa Susumer School. So, ngayon, may mga available kami na stick-on na container or bottle na hindi pa namin nalagyan ng parang cover siya, no? So, kasama ko yan si Ate Ninia at Ate Ronalyn. Ang dalawang graduate, fresh graduate, 26 batch. Sila ngayon yung kasama ko no, para magawa yung iba. So, ayan po yung mga bottle natin. Medyo marami siya ng konti. So, talagang kumbaga gumawa kami ng improvise para at least makatulong man lang kami doon sa mga kabataan na nag-aaral sa Sister Summer School. Since our school in Cebu or another part of the world na ay kumbaga they are also relying no, sa sponsorship and donation ng ibang tao. Lalo na yung mga mayayaman at may kaya na mag-donate no, sa foundation no, ng Sister Summer School ang TACP or Father Alice Children's Foundation Corporation. So bilang alumni or president ng chapter ng ASMS Ilocan chapter ay isa sa naisip ko together with the officers of the chapter ay itong project na ito na no, yung piso mo paaralan ko no, para at least makatulong dun sa mga kabataan. Ngayong year nilagyan ko siya ng tema. Ano yung tema natin ngayon? At yung tema namin ngayon, ito siya. Yung tema namin. Yung title ng project ay Piso mo paaralan ko. Then yung tema is sa bawat pisong ihulog mo ay katumbas ng pagtupad sa mga pangarap ko. So ito siya, hashtag allusion, hashtag SMS. Then picture ng ating mga kabataan doon nag-aaral. So far in Aklan ay meron tayong around before nag-graduate yung ating 26 batch. Meron tayong mga nasa 63 to 64 na kabataan na nag-aaral doon sa Sister Summer School. Sila yung mga underprivileged, no? Hindi sila scholar, kundi mga underprivileged, no? Mga deserving student, yung poorest of the poor. But since nag-graduate na yung sampo, so we have around mga 53 to 54 na lang na estudyante doon from Aklan na nag-aaral. And so far this year, tinigil muna yung
recruitment, tsaka yung pagpapadala ng mga underprivileged children since meron tayong pandemic. So dito sa labas, kami mga alumni ay nag-try din na matulungan na kahit sa kaunting or simpleng bagay yung ating paaralan. And ito nga yung naisipan namin. No? Aside na nagdo-donate kami doon, is we also try na kahit sa ganito lang na paraan. So in my chapter, actually sa chapter ko, marami kaming naisip na project. No? Meron din kaming piso. Okay, meron piso. Yung alumni, meron din kaming piso-piso na voluntary yon. Kung sino lang yung may gusto na mag ipon ng piso everyday para ibigay din sa school. And to support that, ay meron din kami ganito na na binibigay sa mga stores na willing din na mag-accept at makatulong sa paaralan. Actually, hindi paaralan ang natutulungan, kundi ang mga kabataan na matupad ang kanilang mga pangarap. So, sana sa store na mabigyan namin ng ganito ay tanggapin nila no, ng buong puso. At the same time, kung ano lang yung laman, hindi naman ito, kumaga, kung ano lang yung andyan, ay wala namang problema, tatanggapin namin iyon. We believe kasi na kahit piso lang yung naiambag ng isang tao, ay pag iyon ay inipon no, at marami yung nagambagan, ay napakalaking halaga para matulungan namin yung paaralan, para din yung paaralan ay makatulong din sa mga kabataan no, na nangangailangan ng tulong. So, sana maibigay namin lahat ito sa mga stores dito sa Madalag. So we started here in Madalag actually na no? Since mostly yung active na alumni at yung graduates natin ay from Madalag. And in Madalag kasi merong mga around mga 35 underprivileged children na nag-aaral doon sa Sisters of Mary School sa Cebu. Lahat po yun ay libre at marami din silang mga blessing na receive from LGU. So that's why we are very thankful and grateful sa mga blessings na na-receive namin. And to support yung mission vision ng school, is we are doing also this one. So, abangan nyo no, sa next namin na video, yung pag-recover namin ng naibigay namin last year na mga containers no, ng donations doon sa mga store na tumanggap din sa amin na na gusto na nilang makatulong sa Sisters of Mary School. So, yun siya. So, we are too busy. Ngayong gabi, no, ay napakaraming mga bagay ang aming nagawa. So, we print PIN-PA reviewer. We type no, yung inventory namin sa association, yung mga resibo. And then ito pa, we also do this one, yung para sa chapter naman. So sobrang napakarami ng ginagawa natin, but kahit ganun pa man, kahit maraming ginagawa, is God is kumbaga talaga yung oras na no? Andyan yung oras eh, hindi kasi dapat sabihin natin na wala tayong oras. Actually, andyan yung oras, merong oras. It's only a matter of time management at paano mo bigyan ng oras yung mga bagay-bagay para magawa mo naman. So ngayon, gabi talaga ay isang napakabuluhang gabi kasi nga itong simpleng ginagawa namin ngayon ay malaki ang maitutulong sa school natin, sa mga estudyante na mahihirap no, para matupad ang kanilang mga pangarap. So this is a very simple act. But we believe na yung resulta nito ay sobrang napaka halaga na lalong-lalo na sa mga mahihirap. So yung school namin, kumbaga tinulungan kami ng school para makapagtapos ng pag-aaral out of the kindness ng ibang tao. So in return din naman sa ginawa nila sa amin, ay we are trying na maibalik din naman sa ibang tao. Kahit hindi sa kanila maibalik yung naitulong nila sa amin, at least sa ibang tao ay naibabalik din natin no, yung mga nagawa sa atin ng Sisters of Mary School. So sana ipagdasal nyo kami
na yung chapter namin ay maging meaningful, maging fruitful din siya kanyang mga gawi. At sana hanggang sa huli ay maipagpatuloy namin ang aming mga ginagawa tulad nito. Lapit-lapit na matapos ang ginagawa namin. Ayan, ayan. So, ito na siya, no? Na pyramid. Medyo marami-rami na siya ng konti. So, marami talaga ang store na pwedeng mabigyan nito. So, sana marami yung tumanggap. So, finally, natapos na namin yung mga containers, no? Or yung mga bottle na meron siyang cover na ng ASMSA. ASMSA. So, ito na nga, no? Finally, natapos na namin ni Ate Ronaline at Ate Ninya yung paggawa ng mga containers or let's say yung ano tawag dyan? Donation bottles or containers or box na meron siyang cover ng ASMSI Aklan Chapter with the title of the project, no? Piso mo, paaralan ko. At syempre mayroon siyang tema, no, na sa bawat pisong ihuhulog mo ay katumbas ng pagtupad sa mga pangarap ko. Hashtag Aloysian, hashtag SMS. So, ayan. Nakagawa kami na ng medyo maraming may improvise na donation na bottle or containers or ano yan. Made of stick o para meron kaming ma-distribute doon sa mga stores na na gusto rin makatulong sa ating mga kabataan, sa mga kabataang mahihirap. So again, marami po salamat at sana ay maging meaningful at fruitful po yung gagawin namin, and we will distribute this one on January 1. Together doon ay we'll try na i-recover din yung mga naibigay namin last year sa piling mga store or tindahan lamang, na at sana ngayong taon ay maibigay namin lahat to at marami yung tatangkilik sa amin at tatanggap sa amin para mas marami yung makuha natin na natulong financial para maibigay po sa ating pinakamahal na paaralan na siya namang tumutulong sa mga mahihirap na kabataan. Not only here in Aklan kundi sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo. So again, maraming po salamat. Pagdasal niyo po kami at suportahan niyo po ang aming chapter through prayers. One lang, dahan eh. Hindi masamad, Al. Dahan niyang, Al. One lang. Ilagay na sa loob na ng plastic. Pila kayo tanan? Abo no? Mga 20? 20 plus? Abo man. May itong mga taon man. Eh. So, okay, thank you.